Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Ako, pag-uusapan nun natin yung kaso ni Marivic. Oh. Ito't report ni Susan to kahapon. Alam mo, Joel, itong kaso ni Marivic inilapit sa atin. At itong ating palatuntunan, ano, ay bukas oh, doon sa ating mga kababayan na dumaranas ng halimbawa. Kung kayo eh naabuso, ano? Ganyan, lalong-lalo, no? May kasambahelo na ho tayo, no? Mas matindi ang proteksyon binibigay sa mga kasambahay ngayon. So medyo meron ho kayong proteksyon sa ilalim nitong batas na ito. Ah, actually, kahit walang batas eh, meron ho tayong mga karapatan, di ba? Hindi ho tayo pwedeng abusuhin at maltratuhin ng kahit sino na lamang dyan, di ba? Tama, tama. Sa mga gusto makisali sa Balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Eto, Joel, matapos ang paglabas dito sa Kapitbalita ng minaltratong kasambahay na si Bonita Baran, isa pang kasambahay ang lumapit para dito ho sa ating programa para ihingi ng tulong ang kalunos-lunos ding sinapit umano mula sa kanyang amo. Kwento po niya, sinaktan daw po siya ng amo matapos mabigong gawin ang ipinapagawa sa kanya. Dahilan para sa ang isang paan niya ay hindi na ho mailakad. Para ho makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, makakasama po natin si Marivic Gagante, ang kasambahay na minaltrato daw ng kanyang amo. Marivic, morning, Marivic. Kamusta yun natin? Kung ano nararamdaman mo doon sa hita mo o doon sa balakang na... Masakit po. Naku, lalong naging milma. Mas lumala. Alam mo, kaya ho siya naka-wheelchair. Kasi kung ang gagamitin lang niya ho ito. Itong pod. Talagang hirap na hirap si Marivic. Alam mo, grabe yung inabot itong si Marivic. Although ito yung nangyari nung pang sabi mo, may 31, no? Pero kita nyo yung pinsala, mukhang pagka hindi... Dislocated talaga saan eh. Kasi nung kagabing pinakita sa video, doon sa report mo, talagang tabingi yung paglakad niya. No? Marivic, kaya mo bang tumayo ngayon? Kaya mo? Kaya mo. Ito, pakita nyo lang, para lang makita ng mga gamitan kababayan mo ng tungkod, natin. No? Gamitan ng para tungkod, lang mapakita natin kung gaano ho yung pinsalang tinamuan itong si Marivic. Ayan, tignan po. Ayan. Medyo... Matatabing eh. Ganyan ka ba dati maglakad, Marivic? Hindi ako ganito nung pumasok sa kanila. So ito, ito yung ano sa'yo, ito Joel, ito. Oo, yan o. Nakatag... Ito yung natabingin ganun dahil sa pag... dahil sa ano ginawa sa'yo? Tinadyakan ako ng amo ko. Tinadyakan siya ng amo. Tapos yung ano niya, yung hita niya parang letter C, no? Nakaganon. Letter Z, oo. Letter Z, oo. Yan. Kasi medyo nakita ko yung ibang ano, parang may dislocation eh. May na-dislocate yung ano nito si Marivic. Ano. So, pagka itong si... Oo, sige, upo ka na lang, Marivic. Mukhang hirap na hirap po ito, no? Ano yan eh, kailangan daw sumailalim siya sa operasyon, ano? Para may balik sa dati yung tinamo niyang pinsala dito sa kanyang... ano ang tawag dito? Kaliwa. Sa may kaliwang... So, yung Marivic, yung pinsala sa'yo, mula dito sa may Balakang. Oo, dito lang ho. Ayan, andyan ho yung x-ray. Oo. Nakita yung x-ray kanina. Ba't ka ba tinadyakan? Ba't ka ba daw tinadyakan? Meron lang sinasabi sa'yo na parang akala niya hindi mo sinunod. Oo. Kasi nung araw na yun, nung time na yun, nagiinom kami nung gabi. Ngayon, palabas-labas siya. Sinusundan ko naman no siya. Oo. Pero nakita ko siya nung isang beses. Ando doon nung sa labas. Parang may kausap sa cellphone yung kaibigan niya yata yun. Tapos yun, pumasok na kami dito sa bahay, sa loob ng bahay. Tapos maya-maya, lumabas ulit siya. Ewan ko, hindi ko na siya nakita. Sinusundan ko naman siya. Kasi sa madalit salita, meron siya parang akala niya hindi mo ginawa. Tapos ikaw ay pinapagalita ka, pumasok ko sa kwarto. Hindi pa pumasok sa kwarto. Pumasok na uli kami sa loob ng bahay kasi nakita ko na siya. Tapos, maya-maya, sumilip siya doon sa may bintana. May sinilip na yung ano niya. Boyfriend, sabi mo. Oo, akala niya wala na doon yung motor. Kasi sabi ko wala na yung motor doon. Pag silip na yung doon yung motor, sabi niya sa akin, ate, sinungaling ka naman eh. Hindi naman kita tinatrato ang katulong, kaibigan ng ano ko sa'yo, trato ko sa'yo. Tapos yun, galit na sa akin siya. Tapos, lumabas nga ulit kami nung lumabas ulit siya, sinundan ko ulit siya doon. Hindi ko na naman siya nakita. Tapos ako na lang pumasok sa loob ng bahay. Nasakit na ulo ko. Ang ginawa ko, umigamo na ako doon sa bangko. Naabutan niya ako doon, nakahiga sa bangko. Sabi ko, masakit ang ulo ko. Galit na siya sa akin noon. Tapos? Pumasok na ako sa loob ng kwarto. Daw nagsasalita, nagpapaliwanag ako sa kanya. Tahimik na, ayoko na kasi nang maganyan.
Pinundan niya ako doon, galit na galit sa akin. Doon ka na tinadyak-tadyakan? Oo, doon sa loob ng kwarto ko. So, dyan talaga ka napuruhan? Oo, dito. Ilang beses kang tinadyakan ba? Eh, maraming beses ho yun. Bagay, Joey, para ma-dislocate ko. Oo. Pwede ka isang ganun lang. Malaking babae, nakita niya naman sa, ano niya? Malaking babae yung amo mo? Malaking babae ba siya? Malaking babae, si Kareem. Teka. Ay, taga lang, anako. Siguro tanungin natin saan, nagiinuman ba kayo? Oo, nagiinom kami. Birthday niya kasi, nagse-celebrate siya. Nagse-celebrate. Oo, may so, hindi nyo madalas ginagawa yung pag-iinom? Hindi ho, madalang lang. So, prior to pag-inom nyo ka, Noon lang nangyari yung ginawa niya sa akin. So, nagiinom kayo before? Hindi ka naman dati talaga sinasaktan. Oo, noon lang yun. Nasa linya ng telepono natin, si Attorney Percida Acosta ng Public Attorney's Office at mukhang itong si Maribic, eh, decidido na ituloy yung reklamo doon sa kanya amo. At attorney, good morning po. Yes, good morning. Ate Susan? Apo, attorney, nakikita niyo ba sa video sa TV si Maribic? Nakita ko po sa monitor. Opo. Anong pwedeng bigay sa kanyang tulong, attorney? Pwede natin siyang tulungan dahil gusto niya magsampa ng kaso para maisampa yung kaso niya. Ayan, serious physical injuries malamang yan. Pero kailangan natin ang medical legal certificate ng kanyang injuries. Oo. At kalisabay niyan ay pwede po tayo makipag-ugnayan sa pamamagitan ng GMA News TV, Kapiat Balita, sa PCSO para po matulungan doon sa mga gamot niya. At pwede natin i-refer din po kay Dr. Jose Pujalte Jr. ng National Orthopedic Center para po, di ba kailangan siyang operahan? Immediately, ma'am. Dapat daw operahan to, attorney. Oo, parang na-dislocate yung femur niya eh. Oo. Sa tingin natin, no? Attorney, ayun. Oo. Kanyang balakang. Habang nakaandito nga siya, nakataas yung kanyang binte dahil nangangalay ata. At sabi nga eh, kailangan niya tayo agad-agad itong ma-operahan. Ano po, attorney? Yung femur kasi, nakadikit yan doon sa buto, doon saan, para maindin na makababae natin. Doon sa ano, sa balakang. Oo. Dapat siya nakaforma ng ayos. Eh, mukhang nalis siya, no? Na-dislocate. Yung pagkakaduktong doon sa joint, doon sa ano. Doon sa pinaka-hip bone. Apo. So kaya po siyang tulungan, attorney, ng ano, ng PAO at kayo ang magre-represent sa kanya kung sakasakali? Doon po sa mga legal needs niya, mga kaso isasampa niya, ano po ba, babae, lalaki yung amo niya? Babae po. Babae. Apo. Ano ba yung sinasabi niyang pinamalo sa kanyang ano, tadjak lang? Tinadjakan daw po siya ng todon-todo ano, yung pananadyak yata sa kanya, sabi ni Maribic. Hindi ako magkakaganyan. Mas malaki ba sa kanya yung amo niya? Mas malaki ba sa'yo yun, Maribic? Mas malaki sa'yo si amo mo. Mas malaki daw sa kanya, attorney. Mas malaki. Yun, ay mas malakas ang pwersa. So, sa punto yun ay maaaring kuna natin ang statement siya, complaint affidavit o judicial affidavit, para saan ba yung nangyari? Quezon City, Manila? Attorney, nagpunta na po ito si Maribic kahapon sa Santa Rosa Police kasi para in-endorse din siya doon ng barangay at nung DSWD Santa Rosa eh. Good. Mm-hmm. Yan. Meron na siguro statement sa police. Meron na. Nagpunta na siya kahapon. Santa Rosa, sakop yan ng Calamba District natin. Pwede rin dito sa central office kasi kasuhin yung kaso niya. Para maisampa sa piskalya. Attorney, initially, ano pwedeng kasong maisampa considering na ito yung extent ng injury sa kanya? Sa tingin ko, papasok niya sa serious physical injuries eh. Mm-hmm. Kasi yung healing ng ganyan, matagal. More than 30 days siya, normally. Mm-hmm. Depende rin sa i-issue ng ating forensic expert. Dahil kailangan makita rin siya ng forensic expert natin sa laboratory. Mm-hmm. Pa-examine natin siya. At kailangan din yung x-rays niya, kung na-x-ray na. Nakitang-kita sa x-ray yan, di Ate Susan, ako yung Joel, kung paano ang extent of injury doon sa kanyang hip bone at sa kanyang femur, yung pagkakaduktong noon, kung paano dislocate yan. Nakikita ko ngayon yung paglalakad niya, mukhang masama nga ang pagkatadyak sa kanya, no? Mm-hmm. So, sana po naman yung mga amo, huwag naman ganyan, tratuhin naman natin tao yung ating mga katulong, yung mga may alaga nga na chicho, persian cat, yung mga hayop na ay sobrang mahal ang mga amo, yung pakayang tao na kasakasama niyo sa bahay. Oo, kahit pa anong galit, naman, ano kung sabi, hindi nasunod na inyutos, mayroon hindi kayo nagkaintindihan, pero hindi pa rin naman para saktan mo ng todo-todo. Maribic, meron ka bang gusto sabihin kay Attorney Acosta? Kasi siya yung pwedeng tumulong sa inyo sa legal na usapin. Si Dido ka ituloy yung sasampa ng reklamo. Reklamo. Mm-hmm. Gusto ko nga ako talagang kasuhan ho yan si Kring eh, sa ginawa niya sa akin. Ilang buwan ka nang naninilbihan doon, Maribic? Noong February ako nag-umpisa sa kanya eh. February lang, itong taong ito. Mm.
Maribik, ano gusto mo sabihin kay Attorney Acosta? Ayun, nakikinig si Attorney, alam mo yan, eh, action woman yan. Oo. Eh, gusto ko po sana ma-operan ho agad ako para maibalik ho yung dati kong ano, lakad. Kasi ho, kung di ho niya ho ginawa sa akin to, wala ho ako sa bahay ngayon. Workaholic ho ako mula noon pa. Ay, dalaga pa po ba siya, Ate Susan? May asawa na. Eh, siyempre siya yung tumutulong doon sa kanya mga anak din. At ito'y tuloy-tuloy. Kailangan na ma-i-opera na agad yan kasi mas mahirap ibalik sa dati yan kung magtatagal. So, pwede in the meantime, pwede ang kayo, Ate Susan, kay Joel, isulatan nyo na ngayon din. Kasi ngayong araw to, nasa seminar ako ng Supreme Court ng Bilja para sa mga pagbabago ng mga rules ng ating justisya. Isulatan nyo na si Dr. Jose Puhalti Jr. at pwede nyo siya na rin. Mamaya, pwede nyo kong tawagan ng kunyo para kunin yung telephone number ni Dr. Jose Puhalti Jr. na siya namamahala sa National Orthopedic Center. Para kahit dun sa mga charity ward nila ay maipasok agad at maihingi natin tulong kay Ma'am Maji Wico ng PCSO at na very active ang PCSO ng mga ganyang sitwasyon. Alright. Attorney, ano ang pwede nyong sabihin kay Marivic para ho mapayo sa kanya nang sa gayon ay umusad ng kaso o reklamo labon doon sa kanyang amo? Ay, ang hihingin lang natin sa kanya, baka mamaya ipasampa ang kaso, bigla naman siyang uurong o kaya mapapahiya naman ang mga tumutulong sa kanya. So kung hustisya ang kailangan niya, ay tuloy-tuloy. Pero pwede rin, kung gusto lamang niya, isagutin ng amo yung kanyang mga damage sa kanya, out of court, pwede natin ilagay sa mediation proceedings yung kaso na yan bago isang pasauskado. At kung hindi tutukon sa mga responsibilidad ng amo, ay pwede natin isampang tuloy-tuloy ang kaso. Malinaw yan, Marivic. So, kung magre-reklamo ka, talagang gusto mo makuha yung hustisya, dapat ay tuloy-tuloy daw. Ngayon, kung gusto mo lang tulungan, panagutan yung mga kung ano man yung magiging gastos sa mga tinamumumpinsala, pwede din naman yun. Ang sinasabi, Susan, ni Attorney Acosta, baka naman papareglo ka lang, Marivic. Baka pagka areglo, ay kawawa din naman yung mga tutulong sa'yo. Ikaw ba, Marivic, sa mga oras na ito, anong pakiramdam mo? Gusto mong tuloy-tuloy na natin itong kasong ito? Tuloy-tuloy na ito. Kasi sobra, ngayon lang mo nangyari sa akin to, ang dami ko naging amo, pero sa kanya lang na ano ho to. Hindi ako dating ganito. Actually, itong yung amo nito si Marivic, ay kausap natin kahapon, at nag-agree siya na makakausap natin siya. Dapat na, magbigay yung panig niya. Kahapon, nung nakausap ko siya, sinasabi niya na hindi naman doon niya tinadyakan ito, nahulog daw sa hagdan itong si... Nahulog ka daw sa hagdan, Marivic? Hindi ho, tinadyakan ho ako. Hindi ka nahulog sa hagdan? Hindi ho. Pinagsisipa niya ako noon. Lasing ba kayo nung nangyari yon? Hindi ho ako lasing. Siya lasing na lasing. Lasing, okay. Inakay pa niya ako doon sa may higaan niya tapos nagkandadulos-dulos kami. Hindi ko na kaya. Kasi hindi nga nakapag-usap sa atin yung itong amo mo. Pero sabi niya gusto ka pa raw niya ipagamot, ayaw mo lang. Gusto niya ako papagamot na ako, lasing siya noon. Okay. So yan, sana mas maganda din sana kung nakuha natin yung pahid ng kanya amo. Anyway, attorneys, kami po yung makikipag-ugnay na lang po sa inyo. Kaugnay po nitong si kaso ni Marivic. Attorney, thank you. Opo, thank you po. Mabuhay po kayo. Attorney Presida Acosta. Marivic, ikaw, meron kang gustong sabihin? Ako? Gusto ko talaga matuloy ho itong kasong to para ho, hindi na maulit sa ibang kasambahay yung ginawa sa akin, no? Pagkita nyo naman, hirap na hirap ako. Kung hindi pa kahit may tungkod, hirap ka, no? Ayan, kaya kailangan. Hirap ako. Paano ito? Siguro. Wala kang trabaho, hindi ka makakapagtrabaho niyan. Saan kayo kukuha ng mapagkakakitaan? Yung asawa mo, may trabaho? Wala yung sa asawa. Wala, tapos kasama niya yung anak niya. Siyempre siya din bumubuhay halos doon sa apo mo, no? Ako yung apo nga, parang dapat ilapit din yan, Okay, so Marivic, maraming salamat, ha? Salamat sa iyo, ha? Attorney Presida Acosta sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin. Ngayong umaga, sinusubukan pa ho namin kunan ng pahayag yung amo ni Marivic, pero inabisuhan daw siya ng kanyang counsel na huwag na munang magbigay ng komento sa ngayon. Pero una na niyang itinanggi yung nung amo, yung paratang sa kanya na sinasabi nga na tinadyakan daw ito si Marivic.